Hey guys, welcome back to my channel. So yan guys, nandito kami sa Barangay Bisikol. Alam mo na sa Pangasinan. So yan guys, ito yung ginagawa namin bubong. So bali yan guys, ito yung ginagawa namin bubong. So bali ang sukat niya na 7 by 9 meters yung pinaka kabahan niya, yung pinaka main roof niya. Plus may extension siya na CR doon sa gawi doon na 1.5 by 2.5. Tsaka dito maglalagay tayo guys ng pinaka terrace. Bale yung sukat niya 3 meters by 3.5. So bale po postahan po natin yan, tsaka syempre bibigyan. So mangyayari dyan guys sa pagsasunod, pag nagpagkakayo guys, halimbawa Korean type, kailangan yung abang ng pinakabigan nyo, yung terrace nyo hindi nakapantay sa pinaka main roof niya. So bale kailangan mas mababa yung pinakabigan ng terrace nyo, kasi kapag pinantay nyo guys, hindi siya magtatama yung mga bulada nila, so mag-uumpukan. So kailangan mas mataas yung pinaka main roof at mababa yung pinaka terrace, yung pinaka bigas. So bali dito maglalagay tayo ng poste dyan guys, tsaka dito rito. So bali 3 meters by 3.5. at syempre guys, nagdagdag din kami ng asintada kasi masyadong mababa. Ngayon na yung gwapo, masyadong mababa kasi nagtambak sila. Bale, hindi pa na-flooringan yan. Hanggang sa may biga, pumapatak na siya ng 260 to 250. So, kapag na-flooringan yan, masyado na siyang mababa guys. So, ayan na, nagdagdag tayo ng dalawang patong na hollow block. Yan, nakabilaan yan guys. Para tumaas konti yung kabahan niya. At syempre, yung bubong niya guys, para tumaas. Kasi pag nagkisamis guys, masyado nang mababa at saka syempre mainit. So bali inasintan muna namin yung mga gilid-gilid bago kami mag taas ng mga rafter. Ayan. So ito na pala, inassemble na pala namin guys yung pinaka rafter. So bali ang rafter niya, ayan, 2x3x22 kilos. Ayan, nabili lang natin guys ito ng kulang 1,000 dito sa may Alaminos, Pangasinan. Ayan. So bali ang maging spacing niyan, bali 1.5 ang spacing ng mga rafter. So bali na assemble na natin guys. Hinahintay lang natin na masintadahan dito at saka na kami maglalagay ng rafter. So bali ang mga gamit natin ng rafter diyan guys, kasama doon bali 15 pieces, siyempre magdudugtong kayo. 15 pieces na channel bar. At yung C-bar lens natin, ayan, napakakapal nito. Ayan. Dito rin natin nabili dito sa bayan ng Alaminos, Pangasinan, dito natin nabili. So ang price na nito bali 610. Kung makikita nyo naman guys, napakakapal nito. So matigas. So ito ang nabili natin. Bali ang magagamit natin lahat dyan, abot ng 40 pieces. So yung nabili mo natin 35. Kasi hindi pa natin nagagawa yun sa materials. Bali huli natin yun. At syempre yung pinakasanay pa natin guys, ayan, sobrang kapal nito. Bali 2x8 by 1.5 yung gagamitin natin sa nepa. Ayan, bali ang price yata nito nasa 1.1 ang isa, yung 2x8. At sulit naman guys yung pagkabili ng nasa nepa natin 2x8. Makapal siya talaga. Bali ang magagamit natin dyan na 12 pieces. Bali, na-assemble na lahat guys yung pinaka-rafter, na-assemble na namin kahapon. So ayan, napinturahan na rin natin ng epoxy gray primer. At syempre yung ginamit natin connector, ayan, 316 by 1 and 1 half na standard. Ayan guys, so makapal din sya. Depende sa inyo, pwede rin 1 part kung gusto na, pero okay na yan guys. Okay, so ayan, nasintadaan mo namin bago namin lagyan ng rafter. Thank you.
So balen guys, bibidyan na lang natin itong ginawa namin. So balen, nakapaglagay na kami ng mga rafters. So balen, nakompleto na yan. At sa anong pinaka lalagyan ng wall flashing na napalitadahan na rin natin. Pinapalitadahan na rin natin. So balen, ang rafter natin, tunnel bar na 2x3 by 1/4, 22 kilos yan guys. At sa bahay na yan guys, naglalagay na rin kami ng mga gutter. Bali, ang gutter niya 18 cut. At yung C-power lens niya 2x3 by 1.5 na makapal. Sabay na rin guys, itong pinaka-extension ng CR niya yan guys. So bali, ito yung extension ng CR guys. Ayan, dire-direto yung lubong niya hanggang sa taas. So bali, ito yung pinakataas ng rafter guys. So bali na, hindi na natin binidyan guys, sabay-sabay yung paggawa namin. So gumagawa, so bali, gumagawa kami lahat. So so bali yan guys, yung likod ng kabahayan yan. At ito yung sa may CR na pinaka extension. Bali, naglalagay na kami ng gutter. So dire-diretso na yan guys, pati pag-iero namin. At syempre lahat ng mga accessories natin guys, 18 cut box type gutter and flashing. At ang wall flashing natin 12 cut. So bali pala yung pinaka terrace natin. Ayan guys, pinostehan na namin. So bali, nagbaba tayo mula sa ilalim ng biga. Doon yung magiging biga ng terrace natin. So nagbaba tayo guys para sa bubong ng pinaka terrace, pinaka bubong niya. Hindi pwede tayong pumantay doon sa may biga ng kabayan, yung main house. Kasi mas nag-uumpugan yung mga bulada ng mga yung mga bulada. So nagbaba tayo guys. Ayan. So bali, itong biga na lang ang lalagay natin, gilid-gilid tsaka itong gitna. At syempre, same lang yung gagamitin natin na bakal dyan, na yung channel bar na 2x3. So bali guys, bibidyon na lang natin lahat yung ginawa namin. So bali, lagi umuulan ng hapon, so hindi na tayo nakapag-video yung eksaktong paggawa namin. So bali, lahat kami guys gumagawa. So bali, yung year natin 0.5, lahat pati yung accessories, yung gutter 18 cut, yung end flashing natin box type 18 cut din siya. At syempre yung pinaka wall flashing guys, ayan, 12 cut. Bali, naka-grinder yan. Bali, 0.5 lahat.
So, bali pala yung spacing guys ng unang rafter at saka yung pangalawa. Bali, 2.5 hollow blocks yung tinas namin. Kaya medyo mataas siya guys. Ayan. Magdagdag kami ng kalating hollow block. Bali, yung unang rafter, 3 hollow block. Tapos, yung panglima, itinas pa namin ng kalahati. So, halos lumagsak. Kaya halos guys na naging 6 na hollow block yan. Hanggang sa taas yung distance ng rafter. So, baba rin guys, bubuhasan pa namin ng tubig yan. Fernando po. So, bali yun guys, yung likod ng kabahayan. At ito yung CR na dinugtukan natin. Bali, tinas na natin. Isulod natin sa slope ng pinakakusina at sala. Ayan, tinas natin. So, bali, dinagdagan natin yung taas. Pare na tanay. Sa. Ako pala ko na. Ito guys yung sa may CR. Bali, ang ginamit natin na pang rafter dyan guys, 2x3 na 22 kilos channel bar. Bali, 15 pieces lahat. At siyempre, magdudugtong tayo guys. Magdudugtong kayo. Hindi, pwedeng hindi magdugtong. Ang sukat ng pinaka-minus niya guys as 7x9 meters.
Bali, tatlong kwarto. At yung pinaka terrace, 3 meters by 3.5. So, ang lapad niya, 3.5 plus yung haba niya, 3 meters. At ito yung side base ng kabayan. So, balayin guys, nakatapos na naman kami sa anong project dito sa may barangay Bisikol. Alam niyo sa pangasinan, so kung gusto niyo video natin, pakilag mga video natin, pindutin niyo rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga video natin. At pag-subscribe ka rin. Maraming salamat guys.